Ano ba iniintay po, doktora, natin para payagan na po silang maturukan din ng ikalawang booster shot? Eh, yung ating DOH stock pa rin po ang ating iintayin dyan kasi government vaccines po ito. So Opo. kailangan merong kanilang approval. Pero doktora, hindi ho supply ang problema, ano? Ibig sabihin, sa ngayon, maraming supply oo. Ng bakuna, hindi lang talaga pinapayagan pa yung nasa kategory na yon na maturukan ng ikalawang booster shot. Oo, hindi as far as I know, no, ang meron kasing approval ay ang Pfizer at ang Moderna. Opo. Meron sigurong ibang vaccine, baka iniintay din natin yung actually approval for those other vaccines na pwede rin naman na booster. Opo. Doktora, di ho ba dati may issue tayo ng mga nag-expired na bakuna? Yun ho ba'y napalitan na? Ay, hindi ko alam. Pasensya na, oo. Alright. Yung DOH ang ating anuhin dyan. Pero siguro, doktora, eh, hindi naman aabot dun sa point na expired na na ituturok pa sa pasyente. Ano po? Hindi naman. Usually, yung pwede hanggang last day. No? Pero ang ina-expend din naman namin, yung stability data niya, dahil nga ano to, no? Pandemic vaccines, na-e-extend. Pero kung hindi na i-apply ng extension, hindi nabigay yung more stability data, yung longer na stability data, hindi natin dapat ibigay. Opo. Doktora, may balita ho ba kayo kung kailan magiging available yung specific na Pfizer vaccine against Omicron variant? Okay, sa Amerika, alam natin na naaprubahan na, no? So again, dito sa atin, i-a-apply din po yan. So mag-wait tayo siguro, but of course, dahil alam naman na natin na it's the same platform, maybe ang ating evaluation or review ng data nila ay mas magiging mabilis. Opo, doktor. Opo, siguro ho kahit tayo paulit-ulit na rinit para tayong sirang plaka, eh wala naman ho tayong magagawa kundi kumbinsihin yung mga ayaw pang magpaturok ng bakuna sa benepisyong pwede nilang makuha at ng kanilang pamilya. Baka kailangan lang ho nating paalalahanan ulit, Doktora Nina. Talagang ine-engage natin ang lahat ng eligible na magpa-booster, no? Of course, yung mga hindi pa, maski isa, kailangan. Pero yung nagkaroon na, eligible na, yung booster po, na mas malinaw na po ang data ngayon na talagang nakakatulong sa pag-restore ng protection natin against the COVID at especially against the variants. Yung pang-apat ay mas mabuti pa rin. Alright. Doktora Nina, maraming salamat ulit sa oras po ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo. Yes, thank you. Take care din kayo. Thank you, Johnson. Thank you po si Doc Nina Gloriani ng DOST Vaccine Expert Panel.